Kumusta mga kamay? Welcome back sa bago na naman nating tutorial. Sa video natin ngayon, ituturo ko kung paano maglagay ng iba't ibang klase ng background para sa portrait. So madaming klase nito, depende kung ano yung nababagay at kung dapat bang lagyan o hindi. Ito yung mga sample ng drawing ko na may background. At iisa-isayin natin yan ngayon kung ano ba yung mga pwedeng options kung paano maglagay ng background sa portrait. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At para lagi kang updated pag may bago tayong upload, pindutin mo lang yung notification bell. Palike na din ang video bilang suporta. Simulan na natin. Ang madalas kong ginagawa na background, lalo na sa mga commission ko, ay yung faded effect, kung saan nagsisimula ako mag-shading sa ibaba at light to dark papuntang itaas. Siyempre, sisimulan natin yan sa pinaka-light na lapis o charcoal na meron tayo. At habang naglalagay tayo ng mga mas dark na layers, lumiliit din dapat yung sakop na nilalagyan natin ito. Kailangan maiwan sa itaas yung pinaka-light na shading. Ginagawa ko tong kusa pag napansin ko na masyadong malaki yung space na bakante sa paligid ng papel. Magandang gamitin dito yung round brush para kalat na agad yung shading. Pero dapat maingat pa din tayo. Ugaliin natin na magkaskas muna sa scratch paper para siguradong walang dumi yung brush. Kung graphite naman yung gamit mo, mas maganda kung smudge mo to ng tissue. Basta mas dark dapat yung nasa bandang ibaba para masunod natin yung faded effect. Panoorin nyo lang mga kamay. So ito meron na tayong faded background. Applicable yung option na to sa lahat ng klase ng portrait. Sunod ay gray background. Dito naman kailangan pantay lahat ng shading natin sa buong papel. At dahil charcoal at graphite yung ginagamit natin, madali lang achieve yung gray na background. So kung charcoal yung meron ka dyan, gamitan lang natin to ng round brush para maikalat mo yung shading. Tulad ng sa faded effect kanina, lagi din tayo magkakaskas sa scratch paper para mas malinis yung kalabasan dahil gray lang naman yung kailangan natin na gawin. Sa graphite naman, pumili lang tayo ng isang grade ng lapis, halimbawa 2B. At i-render natin to sa paligid kung saan dapat lagyan ng background. Huwag dapat gulo-gulo yung pagguhit nito, isang direction lang tayo. Pagkatapos natin mag-render, smudge lang natin to gamit ang tissue. Pwede rin naman na hindi na smudge, depende sa'yo kung saan ka masaya. At saktong-sakto at maganda din gawin dito yung may margin sa gilid. So kunwari ito yung portrait, maglagay lang tayo ng mga tape sa paligid. Tapos tulad ng tinuro ko kanina, mag-render lang tayo ng isang grid ng lapis. Tapos smudge natin ng tissue. At kung sa tingin mo okay na, pwede mo nang tanggalin yung mga tape. At makikita mo na meron na siyang mga space sa gilid. Pangatlo ay pure black background. So parang sa gray background din, kailangan pantay na puro black yung paligid. Mas madali itong gawin sa charcoal dahil pwede mo itong rekta gamit ang brush na hindi na dumadaan sa scratch paper. Lagay ka lang ng lagay ng charcoal powder paulit-ulit hanggang sa maging itim lahat ng area na kailangan mong lagyan. Pero kailangan ingatan pa rin natin yung mismong portrait natin dahil medyo makalat yung paraan na to. Ingat din tayo dahil baka masinghot natin yung charcoal powder. Mas maganda kung magsuot tayo ng face mask para safe. Panoorin nyo lang mga kamay.
Pwede din dito yung charcoal pencil at compressed charcoal kung ano meron ka dyan. Pero ako kasi nasanay ako sa powder. Sa graphite, medyo mahirap itong gawin. Dahil hanggat pa ulit-ulit tayo nagdadark sa graphite, parang medyo kumikintab to. At matagal na proseso talaga para maka-achieve ng sobrang itim na background. Kaya recommend ko din talaga dito na charcoal yung gamitin natin. Sunod ay blurred background. Magagawa natin to kung yung picture na kinokopya natin ay may ganong effects. Kaya depende ito sa reference para magawa natin to. Medyo komplikado to kumpara sa mga naunang itinuro ko. Ang lagi kong ginagamit dito ay flat brush at round brush, tapos charcoal powder. Para maging blurred kasi yung itsura ng isang bagay, dapat wala itong linya o guhit ng lapis. Kaya puro brush lang yung gagamitin natin. So masasabi talaga natin na ito yung pinakamahirap at pinakakomplikado. Kaya yung iba nagde-decide na lang din talaga na huwag na itong kopyahin o ibahin na lang. Dito papasok yung mga nauna kong itinuro kanina kung ano yung mga pwede natin ipalit. Panoorin nyo lang mga kamay. Lilinawin ko lang mga kamay, hindi lahat ng portrait dapat lagyan ng background. Depende talaga to sa sitwasyon. May mga portrait kasi na mas maganda kung white lang talaga yung background niya. At minsan request na din to ng mga nagpapagawa na client mo. At marami rin sa atin na kung ano yung background sa picture o sa reference, yun na lang din talaga kinokopya natin. So yung mga pinakita ko ngayon, ito yung mga alam kong paraan. Kung di mo kayang kopyahin yung background sa picture na kinokopya mo, pwede mong gamitin yung mga tinuro ko kanina na faded, gray, tsaka black na background. At kung creative ka talaga na artist, madami ka pang pwedeng ilagay na background bukod sa mga pinakita ko ngayon. Kung may mga suggestion kayo at tanong, i-comment nyo lang yan sa ibaba at pag-uusapan natin yan. Sana may mga natutunan kayo sa video natin ngayon. Salamat sa panonood at i-share mo na din to sa mga kaibigan mo na gustong matuto. Yun lang mga kamay, kita-kita tayo sa next video.